Madam, posible po ba kapag ang lalaki ay nilabasan ng kanyang similya ay wala pong tamod? Posible po ba to? Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Hello everyone! Once again po, it's Miss Arami FC, ang inyong lingkod. So for today's vlog, tatalakayin po natin or sasagutin po ang katanungan ni Sir na posible po ba sa isang lalaki na kahit nilabasan po siya ng kanyang similya, ay wala po siyang nilabas na tamod or sperm. Ano? Makakabuntis pa rin po ba to? Kasi nilabasan naman po siya. Okay po, sa mga kalalakihan po, mga madam and sir, ano, kapag po sila ay nag-ejaculate or nilabasan ng kanilang similya na wala pong tamod na tinatawag or sperm na tinatawag, ang tawag po dito ay azoospermia or absence of sperm po doon sa tinatawag na semen. Okay? So, bakit po? Ang semen po kasi, it composes of seminal fluid po na nire-release ng seminal vesicles, ano, at saka yung tinatawag na sperm, ano, na yun po yung tamod, ano. So, kaya po siya tinatawag na semen. Pero ang semen po, kapag walang sperm na tinatawag, ito po ay, tawag po dito ay azoospermia. So, sa symptoms naman po, mga madam and sir, ano, actually, wala po talaga kayong mararamdaman kung kayo po ay may kondisyon na tinatawag na azoospermia. If ever na lang po na kayo ay may balak na magpamilya at magbuntis ng isang babae, doon nyo po mararamdaman na bakit kahit ang tagal-tagal nyo nang magkasama, wala po kayong ginagamit na kahit anong contraceptives, any contraceptive methods, ano, pero hindi mo siya mabuntis-buntis. Ano. So doon na papasok yung posibleng meron kang, posible lang po, ano, posibleng meron kang isa sa mga kondisyon katulad ng azoospermia. Okay, so next po, what are the causes of azoospermia? Bakit nga ba nagkakaroon ng isang lalaki na tinatawag na azoospermia or absence of sperm? Ano? So, ang mga kalalakihan po, may dalawang reason lamang po yan kung bakit po sila nagkakaroon ng azoospermia. Una po, ang isang lalaki po, yung kanyang testicle o yung sa Tagalog ay bayag ng isang lalaki, ay pinipigilan niya po ang sarili niyang gumawa ng sperm. Okay? So, yung pangalawa naman po, yung mismo katawan ng isang lalaki, ay pinipigilan naman niya po ilabas yung tinatawag na sperm. Okay, so next, ano, meron po tayong tatlong uri ng tinatawag na azoospermia. So, number one, meron po tayong tinatawag na pretesticular azoospermia. Normal po ang testicle o bayag ng isang lalaki dito. So, anong problema, no? Yung mismong katawan ng isang lalaki, hindi niya kayang gumawa ng tinatawag na sperm kahit na normal po yung kanyang testicle. So, anong posibleng dahilan? So, pwede pong mababa ang kanyang hormonal levels. Ano, for, posible po yung kanyang testosterone mababa or posible rin po katatapos lamang po niyang mag-chemotherapy. Ano? So, ito po ay bihira pero posible po. So, number two, yung tinatawag na testicular azoospermia. So, dito damage na po o may problema yung tinatawag na testicle ng isang lalaki o sa Tagalog bayag ng isang lalaki. Ano? So, anong problema? Pwedeng meron kayong infection sa inyong testicular area, swelling o pamamaga sa inyong bayag. Ano? So, pwedeng may cancer, Klinefelter syndrome. So, ito mga reason na to, ito mga dahilan na ito, ito yung nagiging reason kung bakit po ang isang lalaki ay nahihirapan pong makagawa normally na tinatawag na sperm. And number three is yung tinatawag na post-testicular azoospermia. So, dito po mga madam and sir, normal po na nakakagawa ang isang lalaki ng sperm. Ano? So, dito naman po ang problema, hindi niya po mailabas yung kanyang ginawang sperm. So, ano po yung mga reasons kung bakit hindi niya po mailabas? So, number one, posibleng may blockage o may bara. No? So, number two, posibleng nagpa-vasectomy si sir. And then, last but not the least, yung number three, yung meron siyang tinatawag na retrograde ejaculation. Ito po yung kapag nag-orgasm si sir at nag-ejaculate siya, imbis na sa penis niya at ilalabas ang kanyang semen, ano, babalik po sa kanyang pantog o sa bladder ang kanyang tinatawag na similya. Okay po. So, next, ano, paano ko po ba malalaman kung meron po ako tinatawag na azoospermia? Kung sakali po magpa-check up po kayo sa isang doktor, ano, posible pong magpakuha po siya ng inyong similya, ano, and then ipupunta po ito sa laboratory, ano, ititest po ito kung sakaling meron po talaga kayong tinatawag na azoospermia in different occasions po ang pagkuha ng similya ng isang
ng lalaki para lang malaman talaga kung tunay po siyang merong azoospermia. At kung sakaling wala po talagang sperm na nakita doon sa laboratorya no, na binigay na similya ni Sir, posible po magdagdag po siya ng additional test. Ano, for example, yung hormonal test, kung ito po ang dahilan kung bakit po siya walang sperm na ma-produce, ano, mababa ang kanyang hormonal levels. Ano, kung sakali naman pong normal ito, pwede po siya mag-conduct naman ng ibang test like for example, scrotal ultrasound. Ano, kung sakali pong may obstruction sa paglabas ng semilya or sabi yung paglabas ng sperm ng isang lalaki. So, minsan po, surgery po ang usualing treatment dito sa obstruction. Okay po, so last part na po tayo na tinatawag na treatment for azoospermia. No? So, depende po ang treatment sa cause. So, kung ang cause is mababa po ang inyong hormonal level, so ang treatment po dito is what? Hormonal therapy. So, kung ang cause po is obstruction, ang treatment po dito is what? Yung surgery. So, kung ayaw mo naman po magpa-surgery, ano, so pwede pong sperm retrieval, ano. So, kung meron kayong budget for freezing, ano, so, syempre, gagawin po ito, gagamitin saan? Sa IVF, ano. So, ang gagawin kasi dito sa sperm retrieval, kukuha ng sample o kukuha sa inyo ng inyong sperm using very tiny needle po, ano, sa i-aspirate po yan, ano, sa inyong, galing sa inyong testicle o bayag, ano, doktor po ang gumagawa nito, mga madami sir, hindi po pwedeng tayo-tayo lang, ano, sila po ang gumagawa niyan to aspirate po, ano, para makuha yung tinatawag na sperm, and then, i-freeze po ito agad-agad, bakit po, kasi namamatay po ang sperm within seconds, minutes lang po, ano, 1 to 2 minutes posibleng mawala o mamatay po ang isang sperm, ano, so kailangan i-freeze po talaga agad ito, and then itatago po ito later on kung sakaling gusto nyo nang gamitin, pwede po yon, ano, pwede pong gamitin to through IVF, ano, so kung sakaling nyo nang gusto nyo nang magkaroon ng anak. And yeah, shoutout time po, unang-una binabati ko po si Ma'am Liz Nurse Organis, hello sis, thank you so much for watching, lagi din kita pinapanood, promise yan, nagko-comment ako. Binabati ko rin si Sir Arnold Dan. Sorry sir kung medyo yung editing ko kasi hindi ako kagaling sa editing. Yung editor ko kasi sir may sakit. Opo. So hindi siya makapag-edit kaya ako lang nag-edit. Beginner. Hello din po kay Sir John Mark Abreu na laging nandyan. And then si Sir Romeo Santa Maria. Hello sir. God bless. Si Sir Nolan Narciso, nandiyan din siya. Like ko na nakikita na ang comment niya lately. Hello, sir. Thank you so much for watching. Next po, na binabati ko din po si Sir Ian Christopher Marquez at ang kanyang kapatid. Hello po. Ang kanyang mami na lagi din daw nanonood. Hello po. Lagi yan nananalo sa raffle. And yes po, binabati ko rin po si Ma'am Marnelli Barola. Hello po. Ma'am, tagasan ka? Punta ako dyan, makikipiesta. Hello din po kay Sir Bernard Panisa na lagi nandyan. God bless sir. Thank you. Yes, ano, sa lahat ng viewers ko na hindi nagko-comment pero laging nanonood, libo-libo kayo, hindi kayo bababa ng 10,000. So, thank you so much for watching sa lahat ng nanonood sa akin. God bless us all! She 미소만 짓는다.